Songwriter Lolito Go naglabas ng resibo patungkol sa ghostwriter allegation laban kay Moira de la Torre. Ina ni Moira nag-react din patungkol dito. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Naglabas ng resibo ang songwriter na si Lolito Go kaugnay ng kanyang alegasyong ghostwriting laban sa singer-songwriter na si Moira de la Torre. Ginawa ito ni Lolito ilang oras matapos maglabas ng opisyal na payag si Moira ngayong Martes, May 30, 2023. Sa kanyang official statement, mariing pinabulaanan ni Moira ang kwento ni Lolito na inalok niya ito maging ghostwriter noong maayos pa ang kanilang pagkakaibigan. Marami raw siyang collaboration sa ilang talented artist. Pahayag ni Moira, "I want to set things straight once for all. Let me clear, I have never employed a ghostwriter. Throughout my career, I have been fortunate enough to collaborate with immensely talented artists who treat each other with respect and acknowledge the contributions we all bring to the table. Every song I have created is a true reflection of my deepest emotions and experiences. I am fully prepared to provide evidence that supports this truth, including screenshots of conversation and recording of my songs, which will undoubtedly validate and disprove the harmful accusations made against me." Ni Lolito sa kanyang Facebook post, burado na ang personal account ni Moira na gamit niya sa usapan nila noon. Pero truth can never be deactivated. Never daw niyang sinabing hinahire siya bilang ghostwriter, kundi inalok lamang siya ni Moira. Saad ni Lolito, deactivated na ang account. Wala na yung name, but the truth can never be deactivated. P.S. Nowhere in my post I did say a ghostwriter was employed. The operative term I used was offered. Inalok. Kasi kung employed ako, may NDA. Di ko na sana madidisclose ito. Masaya ako sa chat na yan kasi iniisip ko kahit di na ako ma-recognize, at least bayad ako. More resibos to follow. Mababasa sa screenshot ang di umano'y usapan nila ni Moira noong May 3, 2022. "Sure kuya, can I get you as ghostwriter for my new album? I'll pay you monthly for 2 months. With praying hands emojis." Sa post na ito ni Lolito ay nagkomento ang ina ni Moira na si Raquel de la Torre. Labis daw itong nasaktan sa mga paratang ni Lolito. Ayon sa ina ni Moira, si Lolito umano ang nangulit para maging ghostwriter dahil nangungutang daw ito ng pera sa kanyang anak. Hinamon din siya na ilabas na nito ang lahat ng kanyang screenshots, ngunit siguraduhin lamang daw itong hindi edited. Buong komento ni Raquel, "Hi Lolito, Tita Rocky here, Moira's mom. This breaks my heart because you know that my daughter was just being nice. Ikaw ang kumukulit sa ghostwriter na yan. I-release mo lahat na screenshots. I challenge you. Are we sure it's not edited? Cause you have been borrowing money from her. Lagi kang nangungutang sa kanya. And fact remains, my daughter never hired a ghostwriter. You are borrowing money and you are insisting na mag-ghostwriter ka. We have the truth. Maawain lang anak ko." Sumagot naman si Lolito sa naging komento ni Raquel. Nilinaw niyang hindi niya iginiit kundi posibleng nagmungkahi siyang maging ghostwriter ni Moira dahil hindi umano siya nababayaran at kinikredit ng singer. Pero kalaunan daw ay si Moira na ang nag-alok sa kanya maging ghostwriter. Saad ni Lolito, "Hindi po insisting, suggesting. There had been prior talks and I might have initiated the idea of ghostwriting. Kasi nga po, hindi niya po ako nababayaran. Hindi pa naka-credit. I only suggested that once. Then after a while, siya na itong nag-alok. Wala siyang idea magkano i-alok sa akin. May tawarang naganap." Mahaba naman ang paliwanag ni Lolito tungkol sa pangungutang niya kay Moira. Masakit daw sa kanyang pag-uusapan ito. Totoong ilang beses siyang nangutang noon kay Moira, pero ilang beses din siyang hindi pinagbigyan nito. Hindi rin daw siya binayaran ni Moira sa isang kanta ng kanyang naisulat noon na ginamit sa isang tour at mga konsyerto ng singer sa ibang bansa. Ang ikinasama pa raw ng loob ni Lolito ay nang lumapit siya kay Moira noong nakaratay ang kanyang tatay sa ospital. Pero deadma lamang daw di umano ng singer. Kahit noong pumanaw ra ang kanyang ama ay hindi umano nag-abot ng tulong ng singer-composer. Sabi ni Lolito, "It breaks my heart na kailangan ko pang humiram sa kanya multiple times.
There was only one instance na nag-rant niya. When I was about to pay, she insisted na wag ko na bayaran. Tita Raquel, hindi niya po ako nababayaran sa song ng pahinga. She used that song sa Braver Tour, pati sa concert abroad. Malaki kinita ng patawad album, pero wala naman lang binigay sa akin kahit yung tinatawag na mechanical loyalty. Tapos ko composer na siya sa song just by tweaking a few lines. Kung gusto niya akong mag-shine or gusto niya akong tulungan, she could have given me a proper credits that it was my music and my lyrics. Sobrang dami ko po pang ipopost na resibo. I gave you a chance sa private message para sana i-hold back ko na. Pero ayaw niya po akong sagutin. Noong nagmakaawa rin ako sa kanya dahil nakaratay ang tatay ko, kahit piso di siya nagbigay hanggang sa namatay ang tatay ko. Kahit pisong abuloy, wala. Marami raw kasi siyang gastos. Pero lakas ng loob niyang tawagin akong friend, kakampi. Sa huling bahagi ng komento ni Lolito, sinabi niyang hindi siya natatakot kahit umabot pa sila sa demandahan ang kanyang mga aligasyon. Naglabas din siya ng hinaing ukol sa kantang ginawa niya para kay Moira noong 2022 na presidential campaign. Litanya ni Lolito, kahit umabot pa tayo sa demandahan, paninindigan ko ang laban na to. Noong kasagsaga ng campaign, nagpagawa siya ng song sa akin for Lenny. Parang umorder lang ng pansit. She tweaked a few lines, tas 50-50 na kami. Akin ang words at music. Sa mga stage, binanggit niya na it's an original song. Pero walang binanggit sa akin. She posted it twice sa official fanpage niya. Nakalagay pangalan niya lang. Tinatamad lang siyang ilagay name ko. I gave her the benefit of doubt palagi. Pinagtatanggol ko pa yan sa asawa ko. Huwag kang judgmental kay Moy. Libertine will speak up soon. When the song was finally uploaded in Spotify, nagulat ako dahil wala pa rin ang name ko. Then she said, oh my God kuya, that's not what I submitted. Di na bumenta sa akin yon. What is the chance na magkamali siya about that? May songs nga ng isang dosena ang composers pero ilalagay lahat i kami. Dalawa lang makakaligtaan pa. Inakusahan din ni Lolito si Moira na may pattern of lying. Anya, may pattern of lying po ang anak nyo. Sorry. At alam kong bilang magulang, alam nyo rin yan. I give you a chance na manahimik na lang sana ako. I was asking you to call me na lang. Sorry po. Alam ng asawa ko na iniiyakan ko yung thought na masasaktan ko kayo ni Tito John kasi napakabuti niyo pong mga tao. I swear to God, umiiyak ako ngayon. Nagugat ang kontrobersiyang ito dahil sa isinambulat ng songwriter na mga aligasyon laban kay Moira noong Linggo, May 28, 2023. Sa mahaba niyang post sa Facebook, ipinagtanggol din niya ang estranged husband ni Moira na si Jason Hernandez. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po.